Pang pagkakapareho ang The Voice Kids Grand Champion at finalista si Laika Gairano at si Darlene Vivares. Kapwa hindi naging hadlang sa kanila ang kanilang kahirapan. Ano ang kanilang buhay bago napasali sa sikat na singing competition at ano ang pagbabago ngayon? Narito ang report ni Corina Sanchez. Kabilang sa mga maralitang batang Pilipino mula sa Cavite. Batang-bata ka pala, nangangalakal ka na sa basura? Wala po, makatulong po ako sa pamilya ko po. Para po makabili po kami ng aming makakain. Magkano ang kita mo sa bawat araw ng pangangalakal mo ng basura? Isang po, mga 100 po. Ano, mula umaga hanggang gabi ba yan? Minsan po nakaka-uwi po kami ng gabi. Katulad ni Laika, tapos din sa buhay ang pamilya ng batang si Darlene. So ano kadalasan ang ulam sa bahay? Dain, tsaka po itlog. Yun lang po, yung malamot akong itlog, scramble po. Sa murang edad, hindi man nila lubos na maintindihan ang pinagdadaanan, positibo pa rin ang pananaw sa buhay at hindi lang hihina ang mga pangarap. Bulingit po ako. So, tingin po sa akin ng mga tao para po ako matanda. Totoo yan. Akala mo 25 years old ka na eh. Oo. Ikaw po, akala ko po 100 ka na po. Oh my God, edit out. Putulin na natin ang interview. Alam ba nila sa school na magaling ka kumanta? Hindi po. Nung nabuli na ako, sinikret ko na lang po. Munting dinig na kanilang angking galing ang nagbibigay buhay sa kanilang mga pangarap. Kapwa nila darating ang grand finals ng The Voice Kids. Nagpakita sila ng estilo at galing sa pagkanta. You are the first The Voice Kids Philippines Grand Champion, Laika! Pero sa kompetisyon, si Laika ang itinanghal na Grand Champion. Sa kompetisyon, inaasahan sila ng araw ang susunod na superstar at star for all seasons. Saan naman ang galing yung Nora Vilma? Sinasabi lang po, ako daw po si Vilma yung nag-darnan po. Ikaw naman, Laika. Si Nora Honor daw po. Ikaw ako naman daw po yung manunal dito. Oh, so kahit merong Nora Vilma, hindi naman kayo pinag-aaway. Hindi naman po. Walang ganon, walang ganon. Ang kabuuan pong kwento.